So ito nga pala yung version 2 niya na crash guard. Ito yun mga bro pups. Ayan, nakapackage pa lang. Ano, brand new to, brand new. So may choices kayo sa crash guard, no? Kung anong design ang gusto nyo. So, meron siyang version 2, mamaya makikita nyo. Ikakabit sa atin mamaya. Pupunta tayo ngayon kay Eddie Base Bracket, no? Kasi tumawag sa atin, so may request siya about sa crash guard, no? So papalitan yung crash guard natin, no? So baka nyo tumabuhang, no? So shout out sa Team Alan Bono Brothers. So ngayon pupunta tayo ng Arpapa Station, LRT. So malapit na rin dun si Eddie Base Bracket, kaya dun ang way natin pupunta, no? So ngayon pupunta tayo. So shoutout pala sa Team Pangat Motor Vlogger, shoutout sa mga bro pups. So ngayon pabiyaya ko mga bro pups para punta si Davis Bracket na kayo tumawag sa atin ng gabi. May cable siya sa akin na kapalitan yung crash guard natin bago. So yung version 2 niya. So ikakabit yung version 2 dito sa ating Suzuki Bergman, no? So dagdag po kita mo kayo Suzuki Bergman. Kaya excited to mga bro pups. So baka yun to mga bro pups, no? So may mga bro pups ang buhay kapag ando na ako sa NDB's Bracket. So pabayayin na tayo ngayon, no? So friendship ulit mga bro pups. Kita kiss later. Okay, tara, let's go mga bro pups. So dahil na tayo. So front camera muna tayo ngayon. So ituwa muna tayo habang sa biyahe. So andawin na tayo ngayon sa Arpapa Station ng LRT. Sa mga nagtatanong, no? So ito yung mga katanungan nyo, ito yung masasagot ko, no? So so ngayon kung saan ang location ng Davis Bracket, ipi-email lang sa sila mga bro pups sa kanyang Facebook page, no? Ito yung Facebook page niya, Davis Bracket. So sa mga nag-iitwe ng crash guard na nag-PM sa akin mga bro pups, so i-email lang yung messenger ni Davis Bracket, kung Davis Bracket yung pangalan. Tapos pupunta kayo sa kanyang location sa bahay niya, kasi walang siya si Davis Bracket mismo sa bahay nila, i-install yung crash guard nyo. So tuturo kayo doon, i-wish nyo lang, visible naman kay Davis Bracket location. DBS Bracket lang din, ito yung nakalagay din na DBS Bracket, wish na lang. So ituturo na kayo sa loob ng bahay niya para maka-avail kayo ng mga crash guard niya, no? So meron na siyang version 2, so mamaya papakita natin sa inyo mga bro-pops, no? Ipapakita ko sa inyo yung version 2 niya at saka yung version 1. Ito yung sa atin yung version 1, kasi gagawa ulit daw ulit siya ng version 1, no? Para may choices kayo anong crash guard ang gusto nyo design. A few moments later. Okay, ayun mga bro pops, andito ang tayo kay DB's Bracket. Paano ba social bracket nila dito? Ha? So ayan, dito yung tayo sa bahay niya dito. Ito yung bahay. So ito yung version natin yung Suzuki Bergman. So ito pala yung ating Suzuki Bergman mga pops, is papalitan ni DB's Bracket ng version 2 na version 2 na crash guard. Ito yung ating version 1. So makikita nyo mamaya. Ito yung version 1. Medyo yung design niya may pangat konti. Yung version 2, iba. Parang may pa ganun siya dito. Mamaya makikita nyo mga bro. So ito yung version 1 na crash guard. Makikita nyo.
ang pastog. Ito yung version 1. Yung unang labas na gawa ng Stevie Sprocket, ito yung version 1. Ito yung hinahanap ng mga ibang customer niya. Kaya kakabit sa atin, kukunin niya ito. Kakabit sa atin yung version 2. So ayan mga Bro Pops, dito tayo mag-iis pa natin. So yung landmark ng mga Bro Pops, mula kang paggaling kang Hermosa, tapos may makikita kang kapunta kang Arpapa Station, Elate, di ba? Pagpunta mo dun, bago mag-Arpapa, may makikita ka sa kabila na Petron. Tapos may, ayan o, yung Petron ang gilid dito. Tapos may pasok na eskinita, pasok lang dito, pakakaliwa. Ito yung bahay ni Bas, Davis Blanco. So, pick ko yung mga Bro Pops mamaya. So, montage mo natin yung version 1. Shaboom! Tapos yung nabaklas na yung ating version 1. Ayan si Boss Davis. So message lang kayo, boss, mga message lang kayo sa kanya sa Facebook page. So nasa nabanggit ko kanina yung Facebook page, ito yun sa screen. So ito nga pala yung version 2 niya na cross guard. Ito yun mga Bro Pops. Ayan, nakapackage pa lang. Wow. Ano, brand new to, brand new. So magkato nga to, boss, yung version 2 mo? 38. O yung 3.8 to. Yung version 1, 3.8 din yung mga Bro Pops. So may choices kayo sa Crash Guard, no? Kung anong design ang gusto nyo. So, meron siyang version 2 mamaya, makikita nyo. Ikakabit sa atin mamaya. Ito. Ito sa ano pa lang, matibay na. Same lang sila ng materialis dito sa version 1. Saka ito yung version 1. Ito yung kanyang pag, yung kanyang bakal. Yung version 2 mamaya i-unbox natin. I-unbox pa lang. Yan, binabaklas na. So, waste nyo lang. Wasteable naman yung ABS bracket, ano. Shop. Ito may shop siya ng ano, paggawaan. Tuturo niya kayo dito sa bahay niya. Magtanong lang kayo sa mga kapitbahay niya. Alam, kilala naman siya dito. So, pre-install na yan mga Bro Pops sa 3.8 na yan. Meron din siyang Shopee. Message nyo lang sa messenger niya. Bibigay sa inyo yung Shopee app. Ano na, link. Oh, Shopee link. Ito yung version 1. So, sa 3.8 na yan mga Bro Pops, safe na yung pairings nyo. So, di ba marami ako nakikita ng mga natutumba, basag yung pairings, no? Kasi wala silang crash guard, kaya importante yung crash guard mga Bro Pops sa Suzuki Bergman. Kahit anong motor, basta may crash guard ka, safe ka. Iwas gastos yun. Kaya napakalaga ng crash guard sa motor natin. Yung iba, basag na yung playerings. Mahirap ngayon ang playerings mga Bro, mahal. Saka i-order pa yan sa kasa. Sa habang maaga pa, brand new pa yung mga motor nyo, di buha na kayang ano, crash guard. So hindi lang crash guard yung in-open ni Davis Bracket mga Bro. Tapos meron siyang windshield na yun, nakikita nyo? Yung windshield na yun. Kay Davis Bracket din yun. Suzuki Bergman din yun na windshield. Tsaka yung side mirror niya, no? Parang R25. Ayan. Meron siyang bracket din ng top box. Meron din siyang top box. So makikita nyo sa page niya mga Bro Pops, meron siyang ina-upload doon mga picture. Meron din yung page. Makikita nyo lahat doon mga Bro Pops sa page niya. Kasi updated si Boss niya mga ano yan, mga crash guard, windshield, yan. Ayan, ayan. Nirarap na. Na-unwrap na. Nabaklas na yung ano. Pagkano ba yung ganito pag masisira? Ay, no.
Alam ko nasa ano yun eh, 3 plus yata yun eh. Buo kasi yan boss eh. Yeah, di pa kung clearings pa yung basag pa yung ano, headlight. Yun ang importante yan, headlight eh. Yung abala pa yun, di ba? Hirap yan. Hirap ibigay pag basag yung headlight. Kung wala kang talagang crash guard. Gastos ko talaga ng mga, ito one time gastos pero sulit naman. Ayan ba pa sa minabaklas na. Tsaka hindi naman siya kamahalan mga bro pops, nasa halagang 3.8 lang. Quality na. Quality na materialis, tsaka prevent din sa mga gas-gas, di ba? Kaya kung kayo bibili ng mga motor mower, alam nyo naman gagawin. Crash guard talaga unahin nyo. Kung hindi sa big bike yan, mga motor ng mga scooter, lahat ng scooter meron yan, crash guard. Ang importante. Ayan, ito yung design niya mo bro. Tsaka maganda rito, lightweight lang siya. Ang lightweight, di ba? Hindi siya makakabigatan, di ba? So, kasi yung ginamit, BI5, Black iron. Ah, BI5 yung tawag. Hindi siya yung tubo ng tubig, na BI5. Di ba? Ayos na. Nakita niya mo. Mga additional 3 kilos. Oh, hindi nakabigatan, 3 kilos. Wala lang nga siya, oh. Pero makihibay siya kasi makapal yung bakal niya. Ito yung side-side ng ano niya. Sick, Moto Supply. So, official dealer si Davis Bracket ng Sick. Mga Sick items, no? Ayan, oh. Official dealer, ayan. So, ito yung munting shop niya pero malawag na rin. So, sa mga gusto mapagawa, mas maganda dito sa kanya kasi libre naman yung pagpapakabit ng crash guard sa kanya. Ayun ang kabit na yung harapan mga brothers. So may ipipix yan namin kompleto. So iba yung handlebar ay yung design niya dito na. So bukas pa rin yung ano mga brothers na. Kaya hindi siya matatakpan. Okay. Oh. Kasi naman mga ropos na. May dugtong na sa dulo. So pag may bumangga diyan, matutusok talaga ang ano. Pag wala kasi yung dugtong to. Mangyayari diyan pag halimbawa ito yung tumama. Didikit lang yung bakal dito. So pag ito, additional ano siya, support. Kaya siya may dugtong. Tsaka makalog pag walang dugtong. Oo, yun lang talagang pwesa din niya. Yan. Magiging ano na lang siya, metal accessory. Hindi na crash guard. So kung aesthetics lang, wala ako nun. Sa tibay, meron. Pero kung papogi lang sa motor, hindi para sa akin yung hinahanap mo. Dito talaga, for ano, safety talaga yun ah. Safety sa motor. Ayan, halimbawa ito, pag na nabumboto. So yan mga bro, so nakita naman kanina yung montage natin sa version 1. So ito mamaya yun naman yung version 2. Yung montage natin. Pala ng paggabit dito, pag tinabit yung mga bolts, huwag mo lang ihigpitan. Parang ipoposition yun lang siya. Saka ipix? Oo, huwag yung ipix. Para pag na-forman mo nyo lang, tsaka nyo siya ihigpitan. Kasi kaya may play muna siya. Para ma-align mo ng maayos. So yan yung mukha ng mabok. So wala na siyang takip dito. Sa version 2. Yung version 1 meron siya dito. Yung design niya na isa. So ito yung version 2 na crash guard. So pogi rin ha. Ang ganda rin tingnan. One eternity later.
drop off, no? So tapos tayo ating Kosuke Birdman pag-install. So pauwi tayo. Ayan yung Angas guys ng version 2 na custom yung DBS Brothers. So may choices na kayo sa design, no? Sa version 1 or version 2. So piliin nyo lang si DBS Brothers mga drop offs kapag sa mga ito order. Discount pa kayo kay DBS Brothers. So yun lang mga drop offs. So yun, nakita na naman. Ito yung version 2. So sulit yung pagkabili ng mga brokers ng ano sa yan, no? Hindi kayo magkahingina ang material sa ginamit, quality talaga, baka matibay. So importante yung matibay talaga, no? So yun lang mga brokers. So dito ko na tataposin ang vlog. Salamat sa inyong mga panonood ng Robox, lalo sa mga Suzuki Birdman owner. Ito para sa inyo po yung lalo na sa mga bibili pa lang na balak bumili ng Suzuki Birdman. Kailangan nyo talaga maglagay ng Suzuki Birdman na crash guard. Kasi importante ito mga Robox. Iwas hassle, saka iwas gastos date pag nakasag, yung mga nagkasasan, di ba? Pangit na tingnan kasi nga gas-gas na. Pero kung may crash guard kayo, kahit mag-gas-gasan naman ito, pwede siyang i-repint lang, di ba? So, okay na. So, tapos na nga wala. Simple na natin ang vlog. So, always pray before we ride.